There was no other answer given by his people except that they said, drive out their family from your city. Talagang ano yung gabin yung kanilang pangnanasa eh. Verily, these are men who wants to be clean and pure. Nagmamalinis. Kumbaga, tingin nila kay Lot, nagmamalinis. Nagpapakadalisay. Kasi aminado sila, nasa karumihan sila eh. Kaya ang natural, lalaki ka, yung pagnanasa mong sexual sa babae. Okay? Babae ka, ang pagnanasa mong sexual sa lalaki. Iyon ang titra. Ngayon, kung may pagnanasa kang ganyan, paglabanan mo, yan ay galing sa syaitan, ang isinumpa, paglabanan mo. Kung mga karasit, sa madaling salita, ginawa ang lalaki para sa babae, ginawa ang babae para sa lalaki, hindi ginawa ang lalaki para sa kanyang kapalaki. Tama, tama. Tingnan mo kapatid ha. Wala namang pag-iba yun sa nasinggero. Meron akong kilala dito, teenager pa lang, nasinggero na. Ha? Simula, hanggang sa tumanda siya, ang kanyang almusal jean, ang kanyang almusal jean, pandesal tsaka jean. Araw-araw. Wala, hindi mo sa siguro sandaling oras mo lang siya makikita hindi lasing. Palati siya lasing, patay na ko yun eh. Ngayon, sabi niya, hindi niya kayang alisin ang alak. Ganun din eh. Yung kabaklaan, patumboyan, ganun din eh. Hahanap-hanapin na ng katawan mo yan. Ha? Hahanap-hanapin na ng katawan mo yan. Kaya, nangibabaw na kasi yung pangnanasa mo. So, yan ang masasabi ko na. Ngayon, punta tayo ngayon. Ha? Sa Biblia. Kasi iba na nga yun, okay lang maging bakla. Okay lang yan. Sabi ni Kyle Soriano, tinan mo ito. Mahirap naman natin magsalita ito. Huwag tayo mamersonal. Bakit? Magpasa nga tayo ng talata. Ha? Tinan mo ha. Ulitin ko ha, ang pinagbabawal sa ating mga Muslim, huwag tayong tumabi sa pagkain sa mga nagpapakilalang hayagan na sila'y nakikipagtali. Lalaki siya sa kapwa lalaki o babae siya sa kapwa babae. Madadamay tayo sa sumpa sa laknat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magpasa tayo, unay natin sa unang Korinto. Maganda. Ganito po ang ating mamabasa sa unang Korinto sa kapitulo po ay 6 at talata po ay 9 his. Hindi ba nga ninyo nalalaman na ang masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Eh, sino yung masasama na yun? Huwag kayong palaya ang mga makikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae. Ako, binabae! Binabae! Ano yung binabae? Alam naman natin sa itang binabae. Ano pa? Mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Kita mo, sineverate pa, oh. Mas mahabit ni pala Bible. Iba pa yung binabae sa nakikipag talik sa kapwa lalaki. Kasi itong binabe, banibay, ito yung kung tawagin natin sa ating kolokyan na pananalita, bakla. Makita natin lalamya-lamya kumilos, o kaya malamit na babae, bakla na. Eh bawal pala, binabay yun. And ito pa isa, macho to. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Hindi sa binabay. Tamo, walang nuso. Tuloy. Mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Ako, may pakikipag sa kapwa lalaki. Mga magnanakaw. Magnanakaw. Masasakim. Masasakim. Mga maglalasing. Oh, pati pala sunog baga ay mga naglalasing. Iba naman kasi nangangaturan din. Okay mga, lang daw umunom ng alak. Tuloy. Mga mapagmura. O mga manggagatso. Oh. Ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Oh, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O di hindi maliligtas. Di ba? Ano pa nga? Kaya, binasa namin ito kasi nasa comparative religion tayo. Para hindi rin makalusok yung mga nangangatiyon ng mga naral na okay lang daw ang kabaklaan, ang pagiging binabay, ang katumbuyan. Kasi may ganyang mga aral na ang aral ganyan eh. Alam mo, Parasita, pag ganyan ang kanilang pangangatwiran, dalikado din sila din sa Biblia. Bakit? Kasi binasa natin, hindi sila magmamana ng kahalian ng Diyos. Ngayon ang papasahin natin, binigay na sila ng Diyos sa kanilang sariling pagnanasa. Ito, papasahin natin sa Roma, sa Kapitulo po ay 1, ang mga talata po ay sisimulan ko po dito sa 24. Ang silay. Dahil dito sa karumihan ng pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ang puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili
sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nagtingkod sa nilalang kaysa sa malala na siyang pinupuring magpakailanman siya nawa. Ngayon, Karashi, kung tutukuyin natin dito yung mga talata, pag binasa natin ito pataas, ito ay patungkol sa mga bakla na kanilang pinalitan yung kanilang katalagahan. Bakit? Sa talatang 27, gayon din naman ang mga lalaki nang iniwan ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaganti ng kanilang pagkakamali. Palibhasa, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niyaon ang mga bagay na hindi na nararapat. Kaya lang, alam mo, meron tayo naisip na rin. Lumalabas pala. Lumalabas pala. Eh, palibhasa, yung mga kapaklaan, yung pagpapatid, eh, gustong-gusto niya, nang ibabaw yung kanyang sariling pagnanasa, eh, yung kanyang libog, inilabas niya sa kapwa niya lalaki, eh, pinalitan niya ngayon yung kanyang naturalesa, yung kanyang katalagaan niya binigay sa kanilang Diyos. Lumalabas, pinabayaan siya ngayon ng Diyos. Binayaan siya ng Diyos. Ibinigay siya sa Diyos mismo. Ang nagbigay sa kahalayan. Aba, eh, matindi yan. Matindi to. Matindi sinasabi nito. Yes, kasi ang sinabi doon, nainiwan ng lalaki ang kanilang katutupong kagamitan sa mga babae. Kaya, yung Diyos mismo ang nagbigay sa kanila. Sa kahalayan. Sa kahalayan. Bakit? Ulit ko basa sa 28. At palibhasa, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip na upang gawin yaon ang mga bagay na hindi nga nga nararapat. Lumalabas kapatid, dapat talaga kumilalakas sa Diyos. Isa lang tinutukoy ng Diyos. Kilalanin mo yun para hindi mangibabaw yung sarili mong pagnanasa at pitaya at hindi ka mawala doon sa katalaga o hindi mo ibahin. Guilty ka sa pag-iiba ng nature o ng katalagahan na ibinigay sa'yo ng Diyos. Ngayon, basahin natin. Sana lang siguro para sa ating mga kababayan. Di ba meron din tayo mababasa sa Galacia? Patungkol sa bagay na yan, gaya na yan? Meron, Karashi. Kung hindi ako nagkakamali, ito atay na sa Kapitulo 5 ng Galacia. Yes. Basahin natin. Subalit to. 5:19. Ito yung nasa 5:19 ng Galacia. Ganito ang ating mababasa. At hayaan ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapi, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulat, mga pagkataniman, pagtatalo, mga panitibugbo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakababahagi, mga higwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga mapaglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipinapaalala sa inyo tulad sa aking paalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi maliligtas. Hindi si. So, yan po, no? Sa abot ng ating mga kaya, nasagot po natin yung katanungan patungkol po sa sodomy. At sa pagkakasita, bago natin tapusin, mayroon akong natis na basahin na talata. Kasi pag sa once na matilang pa sila, ito lang ang mabasahin ko. Tandaan nyo, sa mga gumagawa ng sodomy, ang tingin sa ito ng Diyos, karumaluman. Karumaluman. Babasahin ko ang nasa Deuteronomy 22:5. Binasa mo rin, binasa natin yung maliligtas, babasahin ko yung maliligtasin. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-umal sa Panginoon mong Diyos. Maliwanag ito. Inalintulad siya sa baboy. Kasi yung baboy, karumal-duman. Karumal-duman. So, yan po, no? Ating pinaglingkod sa ating mga kababayan. Kumbaga, Karashit, ipakapyong pa lang natin ito sa Biblia. Hindi pa natin binibigay ang pabuan dahil hindi pa tayo masyado nagbabasa sa lumang tipan. Siguro,
Meron pala akong naalala talata rin. Kasi iba, may tanong eh. Bakit kung ang lupit naman yata sa inyo? Hindi raw pwedeng tumabi sa mga tinatawag na binabae o yung mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Eh, alam mo, yun lang naman ang pinagbabawal. Pag tayo tumabi sa pagkain. Ha? Kapag alam natin yung lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki, yung babae nakikipagtalik sa kapwa babae. Pero sa Biblia, Brother Knight, merong sinasabi ng ganito, yung patungkol sa gumagawa ng kasalanan, kahalayan, ha? Na tayo, ito, basahin natin, 5:9 ng unang Korinto, patuloy. Isinusulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga makikiapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga makikiapid sa sandang sandibutang ito. Teka lang, ang tinutukoy dyan yung marilyon nila. Kaiglesia nila. Kasama niya, kapatid niya. Itong tinutukoy, wala yun sa labas sa iglesia, labas ng reliyon, labas ng fellowship, para wala na sa iba. Na, yan, kapatid yan. Porque kahit pala Kristiyano, nagkakasala ng karumal-dumal. Tuloy. O sa mga masasakim at mga nagmagnanakaw, o sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa gayon, kailangan pa kayong lumabas sa sandimutan. Kundi ngayon ay isinusulat ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninong mang tinatawag na kapatid. Kapatid! Kung siya'y makikiapid, o sakim, o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagbumura, o maglalasing, o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasano ng ganyang uri ng tao. Dino mo? Halimbawa, Kristiyano ka. Kristiyano ako. Magkapatid tayo. Eh, manlalasing ako. Eh, ako'y manluloko. Eh ako ay gumagawa ng mga gacho ako. Ako ay binabae. Kasama kasi doon yan eh. Ha? O, di ba? Ako ay sinungaling. Ano pa? Maraming sinabi nito, di ba? O, eh, huwag kang tatabi sa akin sa pagkain. Kita mo, mas maigpit ang instruction ng Biblia. Okay, sabi naman, pinagbabawal na ikaw tumabi sa isang lalaking nagpapakilala, hayagan na siya'y nakikipagtalik. Alam mo, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. So, susunod dito, meron tayong sasagutin mga katanungan. As tayo po'y tumatanggap na ng katanungan through Facebook, through email, at mamaya po, babasahin natin ngayon mga katanungan at sasagutin po natin. Pwede pa kayo mag-text sa akin sa 0933-131-3400 sa Facebook ko naman ay Rashid Marnel Alharin Indasan. O kaya sa Karashid Indasan. Pwede na, bigyan mo yung... 0948-363-9520, yan po ang aking official number. Ulitin ko po, 0948-363-9520. At maaaring nyo po akong kontakin sa aking Gmail na knightirabius@gmail.com at knightmarino@gmail.com. Yung spelling ko po ng knight ay wala pong K sa unahan, kundi NIFT lang po. Yo. So, pasamantala, magpaalat tayo. At susunod naman ating paglingkuran ang ating mga kapatid o kababayan na nagtatanong po sa atin. Kung baga, Karasid, ipagpaunahin din natin sa ating mga kapatid, iba yung pagkakataon ng exposition din natin, no? Iba rin naman yung pagkakataon ng pagsagot na rin natin sa mga katanungan. Yung question and answer po natin. Inshallah, paano. So, ano? So, Karasid, alhamdulillah, salamat ang marami-marami sa inyong pagsubaybay, ito po sa amin pong ginagawang tanak kayo. Karashin? Hindi pong patuloy na tangkilikin ang ating pong episode na ito, ang pagsagot po sa mga katanungan dito po sa Kape Talakayan. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.